utangkanya. Good afternoon guys, meron tayong famous na Mitsubishi Mirage G4 top of the line. So ito ay 31 odo rating nya. Pararating lang, mainit pa. So ito, kakatapos ko na mag-scan, normal naman, wala namang fault na nakatago or check engine. So normal naman, maayos naman, walang fault. So umpisa na natin mag-backlass. So ito yung Mitsubishi Mirage G4. So ayun, mag-backlass na tayo. So ito, backlass, spark plug, ignition coil, PCB bulb, map sensor, throttle body, intake manifold, fuel injector. Yan ang ating babaklasin. Siyempre kasama na yung brake system, front rear brake system, linis din. Kasama dapat yung engine detailing. So medyo matrabaho to kasi medyo marumi. So gagawin natin, hangin na muna natin para maalis yung mga dumi. Mapansin nyo. Pa siya. Ito, ito sa gilid na yung mga dumi. Ayan. May mga sanga-sanga. Ang dumi. So, kasama sa alisin natin yan para matuwa yung owner ng sasakyan. Hindi sanga to eh. Ugat. Mga ugat ng puno. Punta rito. So, ayun. Babalik po ako. Subukan ko na mag-backlass. So, sige guys, mamaya ulit. So, ito, binaklas ko na po yung ignition coil. Susunod po natin yung spark plug. So, 3-cylinder po yung ating Mitsubishi Mirage. So, susunod natin yung spark plug. Size, deep socket lang na size 16. Saka extension. So, para mabaklas natin. So, pag nagbabaklas po tayo ng deep socket, ay, ng deep socket, ng spark plug, ito po yung ating gagamitin. Size 16 na deep socket extension. Sakot po natin. Sakot po natin yung 5 baso. So, guys, ito yung spark plug. Ito naman yung spark plug. So, makapansin nyo, linis lang. So, ito ay 31 odo reading pa lang, guys. So, good na good pa. So, ang gagawin natin dito, linis lang. Linis. Nga pala guys, palitan ng spark plug natin. 100,000. So, baka magpapagawa kayo sa ibang mekaniko, sasabihin, palitin na pag ganito ka dumi. So, huwag kayo maniniwala. Dahil linis lang po yan. Okay? So, another backlash ulit. Backlashin naman natin yung PCB bulb. Tsaka, PCB bulb. Tsaka, ang ating map sensor. Map sensor, manifold, air pressure sensor. So, babaklasin natin. Okay? So, ito yung ating map sensor. Ito yung ating map sensor, guys. So, ito yung map sensor ni sir. Yan, madumi na. So, madumi na siya. Linis na to. Ito naman yung PCB bulb. Stock up. PCB bulb, kailangan din linisin ng carb cleaner. Yan o, walang play. So, yun. Ito nga pala ay galing kasa. So, kasa to si sir simula nung unang kuha niya. Ngayon lang siya lumabas ng kasa. Ito na sarapan ha. So, ito yung intake manifold naman ni G4. Natanggalan natin. So, linis na lang. Para linis na lang to. Para luminis.
ito ang cylinder head. Pinanggalingan ng pinagkakabitan ng intake manifold. So, malinis. Malinis pa. Malinis. Oil filter housing. O oil filter dyan nilalagay. So, ito ang throttle body naman ni sir. Throttle body niya ay madumi na din, kaya kailangan na din linisin. So, ito mamaya ako nabaklasin yan dahil mainit pa ang kulan. Kasi guys, ito, yung dalawang hose na yan, bypass yan ng kulan. So, dadaan, from makina, dadaan dito kay throttle body, babalik kay makina. Bypass, iikot lang yan. Dadaan na lang siya. So, ito rin mamaya, babaklasin din natin. Linisin din natin to. Ito naman ay fuel injector. So, maya-maya, pag malamig, anayin ko na to. Babaklasin ko na to. So, ayun. Gagawin muna natin ay mag-engine detailing. So, dahil nga ito madumi, engine detailing muna namin. Or ako, mag-engine detailing. So, ayun. Babalikan ko na lang kayo mamaya, guys. So, paano? Mamaya ulit. So, ito na guys. Kanina. So, ito. Tatapos na mag-detailing natin. Yan. Pupunasan na lang. Punasan lang natin guys. Punasan lang natin. Ayan. So ito, nakabitan natin yung fuel injector. Intake manifold, linilinis. Yung ating spark plug. Yung ating PCB valve. Map sensor. Ignition point. Throttle body. Tapos okay na rin yung ating mga brake system. So mag-ano na lang tayo mag-change oil. Change oil lang kan, Royal Polysynthetic Oil. So, 5W30. Napakagandang quality ng oil, guys. Hindi kayo magsisisi dyan sa oil na yan, guys. Napakaganda. So, ayun. Ito na, guys. Kaya na lang, ano na to. Linis na lang to. So, punas-punas muna kami. Mamaya ulit.